Hey guys, I'm Pete Renzo. So today, magre-review and magde-demo tayo ng Divisor Acoustic Guitar from Jolly Music. So without further ado, let's get started. Hey guys, I'm Pete Renzo and welcome to my YouTube channel. Please subscribe and turn on the notification button. And don't forget to share my video and smash the like button. Also, follow me on my Facebook, Instagram, and Twitter. If you have a question, all the links are in the description below. Thank you. And guys, before we get started, I just want to say thank you very much sa Jolly Music for giving me a chance na i-review tong acoustic guitar. Ito yung Divisor LS570EQ. Ito yung may pickup nila na acoustic guitar. So, unbox na natin siya. So, ito, meron siyang mga tape dito para secure na secure siya for delivery. So, ito na siya. Buksan na natin. So, ito yung box niya. Set aside muna natin. May Divisor siyang logo dito. Set aside muna natin to. And ito yung acoustic. Nakalagay pa siya sa gig bag. So, set aside na natin itong isang kahon. So, nating special naman dito. So, first impression yung bag niya. Ito. Ito yung bag niya. Meron siya mga compartment dito. So, pwede mong ilagay dito sa taas yung guitar pick or guitar cable mo. And dito naman sa baba, yung guitar cable or effects, pwede mong ilagay siya dito. And meron siya ditong handle. So, pwede mo siyang pabit-bit. And dito sa side. So, dito naman sa likod niya, meron siyang strap na pang-sukbit. So, pwede siyang pasukbit kung ayaw nyo ng pabit-bit. And maganda dito guys na bag niya, meron siyang shockproof rubber button. Ito. So, maganda to kasi para pag pinatong mo yung gig bag mo sa pader o kaya pag nakatayo, meron siya protection dito kasi ito lagi yung naging nadadali na sa guitar mo. So, dun sa iba, wala kayong makikita dun na shockproof na rubber button. So, extra protection yun sa guitar nyo. And ito nga, meron siyang zipper. Malaki yung zipper niya. And ito, yung gig bag niya, may padded. So, meron siyang padded dito sa taas, sa side, and doon sa likod. So, maganda yun. So, yung zipper pala nitong, nabubuksan siya ng hanggang doon sa baba. Unlike doon sa mga chip na mabibili mo sa mall, ang nabubuksan lang, alam niyo naman yun, ang nabubuksan dito ay yung sa ilalim lang. And yung bag niya, walang padded. Yung sa mga mall mo lang mabibili. So, maganda to. Di mo na kailangan bumili ng bag. Meron na siyang free bag na high quality. Pwede siyang pang-gig talaga. And yun nga, protection sa guitar mo. So ito na yung guitar itself na tanggalin na natin. So makikita nyo meron pa siyang balot sa loob. So bakit ba siya may balot sa loob? So marami nagtatanong sa akin, nagwa-worried sila na, sir, pwede bang umorder sa online and yung cash on delivery? So pwedeng-pwede. And yun nga, sinasabi ko, meron siyang extra protection pa. Kaya huwag kayong mag-worried na bumili kayo sa online yung cash on delivery kasi nakakahon na siya tapos meron pang protection dito tapos naka-case pa siya. So, maingat naman yung magde-deliver nun and syempre may protection kaya hindi masisira or magagasgasan yung guitar mo. Eh yun nga, lagi kong sinasabi huwag kayong bibili doon sa mga Facebook group na yan. Eh yun nga, kasi yung problem nga doon, di ba? Papadala lang nila yun, ilalagay lang sa case and yung papadala nila hindi naman kilala yung courier kaya medyo hindi maingat yun. So, ito, tanggalin na natin yung isa pa niyang cover. So, yun. And, iset aside na din natin yung gig bag. So, yun lang yung gig bag. Sabi ko nga, ang ganda ng gig bag niya to. High quality. Kapal yung padded niya. So, first impression muna tayo sa guitar na to. First impression ko dito, ang una kong napansin ay yung weight niya. So, mabigat yung guitar na to. Unlike doon sa mga nabibili ninyo sa mall na sobrang gaan na parang papel lang. And yun niya, yung second doon, yung paint niya, matte yung paint niya. Ang ganda ng pagkakaano. Natural yung paint niya. And yung pangatlo doon, ang shape pala nito ay yung dreadnought. So, merong shape pang isa, yung OM o yung tinatawag na orchestra model. Yun naman yung medyo sexy dito na shape.
So baka hindi niyo magustuhan 'to. Merong isang klase pa nung shape ng guitar. Medyo sexy siya. So yung sa guitar spec naman tayo. So ang guitar spec nito ay unahin natin yung wood. So ditong top niya, natural color na spruce. And doon naman sa side and doon sa back niya ay walnut. So yun yung wood niya. So yung color pala nito hindi lang tong natural. So meron doon sa Jolly Music na available sila na trans black and yung mahogany yung color niya. So baka hindi nyo gusto tong kulay na to, meron kayong pagpipiliin na ibang kulay. So take note guys ha, ito talaga yung kulay ng wood niya. So makikita nyo. So unlike doon sa mga mall kasing nabibili nyo, parang ganito din yung kulay niya. Pero ang problem kasi doon, pininturahan lang nila yun and then linagyan ng clear. So parang laminated siya. So minsan napapansin nyo doon. So to based on my experience. So yung sa mall kasing nabibili nyo, linaminate lang nila yun. And then over time nyo parang nagpupulbos siya. Kasi di ba, pag lalo na pag ginaganto mo ng kuko, na pupulbos siya. And to nga, to yung real na kulay niya. Hindi siya pintura lang na nilagay o kaya binarnisan. Hindi to ganito. To yung natural color niya. Yun nga kasi doon sa mga mall, ang gamit kasi nilang wood doon ay plywood lang. O kaya minsan naman, pinaka-worst, ang gamit nila yung lawanet. And doon sa mga hindi nakakaalam kung ano yung lawanet, ito yung parang illustration board. So ganun lang yun, parang papel siya. Okay siya, tutunog siya. Kaso ang problem doon, hindi siya pang matagalan. And syempre, mas maganda kung ang tunog ng acoustic mo ay natural wood. Hindi siya yung parang papel lang. So ito, based on my experience lang, hindi ko sinasabing maganda to or maganda yun. So based on my experience lang, so doon na kayo sa real wood na acoustic guitar. Kasi dati meron din ako nabili sa mall na ano. And over time, nabubutas siya. Nabubutas. Kasi nga, especially pag nababasa yung kamay mo, tapos nahawakan mo, kaya naulanan, naambunan siya. Yung lawanet kasi over time talaga, nabubutas siya. Para siyang ano, illustration board. Parang ano, carton lang siya talaga. Na shinape lang nila na shape ng acoustic guitar, yung tabi. And yun nga, ang gamit ng top wood doon ay yung plywood lang. So yung fretboard pala niya ay rosewood. So real rosewood yung gamit nila. And meron siyang 20 fret. And then meron siyang mga inlay dito, makikita nyo. And maganda yung inlay niya kasi nasa taas. So doon sa mga bago pa lang nag-aaral mag-guitar, so madali nyo makikita na, dahil nandun siya sa taas. So meron din siya ditong inlay sa taas dito para makikita nyo din. Eh sabi ko nga, rosewood yung gamit nila. Unlike dun sa mall na nabibili na mga guitar na ordinaryong kahoy lang yung ginagamit nila o kaya plywood. So ang ginagawa nila dun, pinipinturahan lang nila yun na black. And then over time yun, ang pangit dun kasi lumulubog yung kamay mo dito, nabubura yung pintura niya. So ito pag rosewood, hindi siya mabubura. And yung nga, yung sa mga chip na mabibili mo sa mall, ang gamit nilang dun sa inlay ay pintura lang. So binilugan lang nila ng pintura to. And over time yun, mabubura. Unlike dito, totoo talaga tong inlay nito. So, alam ko maraming fanboy dyan nung mga sa mall na guitar. Hindi ko sinasabing maganda or pangit doon kasi based on my experience lang naman to. And yun nga, hindi naman perket mahal yung nasa mall kasi mahal lang yung nasa mall kasi nga umuupa sila ng sa mall. Kaya medyo mahal talaga. And yun nga, mahal yung ano nila pero walang quality. Ang dami ko nang na-experience na ganyan na ang mahal niya pero ang gamit nilang wood, wala. Hindi siya pang tugtugan na acoustic. Pwede siyang pang practice pero pag gagamitin mo pang, especially ito, pang matagalan, walang quality yung ganung guitar. So ang maganda pala dito sa acoustic guitar na to ay meron siyang velvet na armrest. So makikita nyo guys to. So unlike dun sa ibang acoustic guitar na walang velvet armrest, so maganda dito kasi pag pinatong mo yung kamay mo dito, hindi masakit, hindi siya babakat dito. And extra protection din yung sa guitar mo kasi usually kasi ito lagi na ano sa acoustic guitar na ano yung pintura niya kasi nga pag pinagpapawisan ka, ipapatong mo yung kamay mo. So hindi rin siya matalas, very ergonomic yung velvet armrest nitong acoustic guitar na to. And meron din pala siyang strap button na dito na nakakabit. And dito sa may neck.
So hindi mo na kailangan ng strap holder pa para dito, 'di ba? Kasi meron na siyang naka-install dito sa may neck. And hindi siya sagabal sa kamay mo pag nandito ka nagsasole sa may taas. Kasi yung iba, ang pangit ng pagkakalagay ng strap pin niya. So medyo sagabal. Ito hindi. Tama-tama lang yung kabit ng strap button niya. And yun nga, meron siyang binding dito sa tabi. So paikot dito sa body niya. And ang maganda dito, yung binding niya ay merong color na white. So hindi lang siya plain na black. Like doon sa mga chip na mabibili mo, talagang plain lang. Walang ka-design-design, super plain. So yung hardware pala nito ay all black. So makita nyo yung string pin niya ay black. And yung saddle niya dito sa may bridge ay black din. And yung saddle nito ay hindi lang basta saddle kasi naka-ano na siya, set up or naka-intonate. So naka-intonate na siya. So makita nyo, hindi siya pa, hindi siya pantay-pantay. Kagaya nung hindi kagaya nabibili mo sa mall na hindi siya naka-set up. Basta straight lang. Ito, makikita nyo, mayroon siyang mga parang gatla-gatla yung string niya dito sa may, lagay niya ng string dito sa may bridge. And yun niya, yung meron siyang binding dito, paikot sa guitar and dun sa back. And abot siya hanggang dito sa bell bed na armrest. So pagdating naman dito sa tuning peg niya, so high quality yung tuning peg niya. So maganda dito, close yung tuning peg niya. Unlike dun sa mga nabibili sa iba na straight lang siya, which is open siya. And usually nagiging sira nun kung di siya sumabit kung saan. Halimbawa, bigla siyang gumiba, tumama yung mechanism niya sa loob. Minsan nasisira yung tread nung sa may pihitan niya. So medyo yun lagi sira niya. And pagdating naman dito sa harap, meron siyang washer and yun nga, nakatornilyo yung ano niya. Parang nakatornilyo yung doon sa may tuning peg niya. And unlike doon sa iba na plastic lang and then tinusok lang na ganun yung dito sa may neck niya. And yung maganda doon, extra protection yun. And tuning stability. And yun nga, may tornilyo din dito sa likod and doon sa harap. So naglalaban siya. Hindi siya nakatornilyo lang sa likod and then parang may plastic lang na pinasok doon sa tuning peg doon sa may neck. And yun nga, makita mo yung divisor logo dito. So, yun. So, yung tuning peg pala niya, bawat isa ay mayroong screw dito. So, makita nyo. So, hindi siya basta-basta masisira. Unlike doon sa iba na ang gamit nila ay plastic lang. And yun nga, yung parang, yung iba nga nakita ko pa, parang plastic siya pero kinoten nila ng silver. So, tingin mo bakal siya pero hindi siya bakal. Kasi plastic lang siya na may coating lang siya ng silver. Eh yun nga, lagi nasisira to. Siyempre, especially pag tumatama to sa halimbawa, natama sa desk mo o kaya sa pagtatayo mo tumama, nababasag to. At so, ito hindi siya mababasag kasi diecast siya. Tunay siyang bakal. So, meron pang tornilyo. So, pwede rin siyang palitan pag nasira. So guys, di ko sinasabing huwag kayong bumili ng ganito, huwag kayong bumili ng ganyan. Pangit yung ganito, pangit yung ganyan. So sinasabi ko nga, based on my experience lang lahat to. And yun nga, alam ko meron pa rin mga fanboy dyan na bakit ganito, mali yung ganyan sinasabi mo. Wala kami pambiling ganito, wala kami pambiling. Alam ko yun. And ang point ko lang dito, ang gusto ko lang sabihin ay mag-invest kayo sa tamang guitar. Kasi ang pinaka-point ko dito, yung tatagal. So yung quality and yun, syempre, tatagal yung acoustic guitar. Yes, makakabili kayo ng gantong chip, makakabili ng ganyan, magkakaroon ng acoustic. And ang problem doon, hindi siya tatagal. Kaya kung kayo nag-iipon, tight yung budget mo, mag-ipon na kayo sa tamang guitar. Yung tatagal talaga. Hindi yung pang good for 1 year or good for 6 months. And, o kaya sa buwan, basag na kaagad. Usually kasi yung sa side talaga, lalo na pag lawanit yung guitar, yung lawanit yung wood niya. Talagang pag nabasa yun and kayang-kaya mo butasin ng paganto lang. Tutok-tokin mo lang, mabubutas na siya. Eh yun nga, ang problem pa nun ay yung dito, yung fret niya. Low quality yung fret na gamit niya. Talagang, makikita mo, siguro mga ilang months, lubog na yung fret niya, gasgas na. Eh yun nga, yung fretboard niya, bakat na yung kamay mo, especially dito. Dito sa side, dito sa taas. Yun lagi. And bura na yung mga fretboard. Yun nga, yung wood niya, kasi nga, di ba, laminated lang siya.
na napupulbos. So makita niyo para nagpupulbos siya. Kasi nga pininturahan lang siya. Hindi 'yun yung natural color ng guitar. Yun lagi yung si ano nun, sira. So itong guitar na pala to ay meron truss rod. So ito yung pinakamahalaga sa lahat. So pag bibili kayo ng guitar, especially sa acoustic, ang bibili nyo ay yung may truss rod. So to nandito siya. So sa yung truss rod kasi hindi lang siya for guitar setup. 'Di ba lagi ko sinasabi yung pang-adjust ng truss rod. So ang guitar kasi natin to, sa mga dinahalam, hindi siya yung neck niya hindi siya straight. Meron siyang bow na konti. So pag may truss rod, adjust mo. Kailangan mo ng konting bow kasi pag straight yung ano mo, yung guitar mo. So hindi siya playable. So playable siya pero ang hirap mag-play, especially dito sa higher fret. And dun sa pag naka backbone naman yung fret ng guitar mo, yung neck ng guitar mo, doon ka naman magkakaroon ng fret buzz. So dun yung mga naglagay sa sir, but may fret buzz yung electric ko. And ang problem dun ay yung neck mo. So hindi naka-set up yung truss rod. And yun nga, ang second use nung truss rod ay yung ano niya, neck support. So over time, tong guitar mo, nagbabago yung weather, init, tas lamig. And yun nga, pa nagpapalit niya ng chain string, iba yung gauge. So yung hatak nung string niya may iba. And yung neck mo, kailangan ng support. Or yung truss rod mo, yung lalaban dun sa force nung string na pinalit mo. Especially pa nagpapalit ka ng string gauge. Ayun nga, meron ako na experience. Papakita ko sa inyo yung picture nung dati kong acoustic na wala siyang truss rod. Tinan nyo yung nangyari na nahati yung dito niya kasi wala siyang neck support. Ayun yun nga, napansin ko nga doon over time, ano na siya, may fret buzz. So, nagbago na yung ano ng wood na, yung shape niya, gumanon na. Kasi nga, walang neck support. Yung truss rod. Yung talaga yung mahalaga yung truss rod eh. Huwag kayong bibili ng acoustic na walang truss rod. And yun nga, sa Jolly Music, hindi sila nagtitinda ng walang truss rod na guitar. So, merong ibang brand doon. So, tingnan nyo na lang. And yun nga, tip ko lang sa inyo yun, guys. And take note, guys, ha. Huwag nyo kaagad i-adjust yung truss rod ng guitar nyo. So, kung medyo baguhan pa kayo about doon sa pag-setup ng guitar, so, huwag nyo pakialaman nito. So, inano ko lang, tip ko lang para pag bibili kayo. And yun sa medyo may alam nyo naman, di ba? So, pag i-adjust mo ng left or right, so, yung pag-adjust. So, magagawa na lang ako ng video about sa pag-setup ng guitar. So, baka pagkatasok kasi nyo, kalikutin nyo yung guitar nyo. So, ito palang divisor na to ay may guitar pickup. So, meron nitong variation na walang pickup. Pero, kung ako sa inyo, ang recommend ko sa inyo, ang bilhin nyo na itong may pickup. Kasi, usually, konti lang talaga diferensya niya. Meron siyang divisor na KLT-17A na pickup / tuner. So, itong pickup meron siyang bass, middle, and treble. Then, meron siyang built-in na tuner. And meron siyang volume and pace. So, yung pace, pampaganda yun ang tunog dun sa acoustic. And then, meron siya ditong output jack. And yun nga, ang maganda dito, meron na siyang free na 9-volt battery. So, hindi mo na kailangan bumili. Pagka bili mo nitong acoustic na to, plug and play na lang. Wala ka nang kailangan pang bili na. So, yung pickup pala nito ay piezo. So, what do you mean by piezo? So, ang piezo ay yung pickup niya nakadikit dun sa wood niya. Unlike dun sa mga cheap na mabibili nyo sa mga mall na pickup, na usually, di ba makikita nyo, acoustic guitar siya, tapos nilagyan lang ng pickup dito. And usually, ang pickup naman na nilalagay nila doon ay very low quality. So, ang tunog ng acoustic na yon ay parang clean ng electric. And yun nga, panay feedback yun and grounded. And maganda dito kasi piezo siya. So, nasa loob yung pickup niya. Wala kayong makita ng pickup dito kasi piezo siya. So,
Yung tunog nito ay very natural, parang acoustic talagang tunog niya. Hindi kagaya ng iba, linagyan lang ng pickup. So, pag may pickup kasi, di ba, ang pinipickup niyang sound ay yung sa string, not sa guitar body. Kasi ito, pag piezo, kasama yung guitar body dun sa mic niya, engine niya. Siyempre, sa string din, meron din siyang mic. So, yung tuner pala nito ay chromatic tuner. And compared dun sa mga nabibili sa mall na, hindi chromatic yung tuner niya. So, ano ba yung chromatic? So, pag chromatic, compare siya dun sa standard na tuner, yung chromatic, makikita mo siya kung flat ba siya or sharp. So, hindi lang siya lalabas ng A. So, makikita mo may A sharp, may B, A flat, ganun. And B flat, ganun. Hindi siya yung lumalabas na yung chords, yung notes niya. So, meron siyang flat and sharp. So, meron din siyang battery indicator dito. So, pag pinisama mo yung tuner dito, makikita mo yung battery indicator niya, iilaw siya. So, makikita mo kung may battery pa yung acoustic guitar mo. And yan, yung tuner niya, meron pang ilaw. So, pag nasa gig ka sa madilim, so, kitang-kita yung note ng tinotono mong string. Thank you.
So conclusion na tayo, guys. So tong guitar na to ay very sulit na sulit dun sa pambibili mo. And yun nga, sa wood, so may pick up na siya, and then may truss rod. So sulit na sulit yung pambibili mo sa guitar na to. And yun nga, hindi masasayang yung investment mo. And talagang pwede siyang pang gig talaga, and yun nga, pang recording. Hindi siya yung pang practice lang dyan sa tabi-tabi dyan na nabibili mo na ano. And yun nga, sabi ko nga, based on my experience lang na to, wala akong sinasabi na pangit yung ganito, pangit yung ganyan. So, yung pang matagalan and yung quality kasi ang pinapoint ko dun. So, pag bumili ka pala sa Jolly Music, unlike dun sa ibang guitar store, which is nakikita nyo naman, kung ano yung naka-display, yun lang yun. Yun na yung bibigay sa'yo. So, sa Jolly Music, before ka bumili, iseset up muna nila yan. So, sa baka maraming sasabi dyan na hindi naman sineset up yung acoustic. So, yung mga hindi alam dyan, sineset up din ang acoustic. Parang electric din siya. Hindi siya basta lalagay lang yung string and then tutugtugin na. So, ina-adjust din yan dito, especially yung truss rod and yung dito sa may bridge. And unlike nga doon sa mall, di ba? Pag nakita nyo, kung ano yung naka-display, iaabot na lang sa'yo. Bahala ka na. Wala silang pakialam. Yun nga, ang problem kasi doon din, yun nga, pag sa mall, kung sino-sino humahawak noon, then nagpe-play sila, tutugtugin nila yung magbalik o kaya yung Stairway to Heaven. Tapos, ang string noon, over time, kakalawangin na. Kasi kung sino-sino humahawak niyan, and yun nga, di ba, malibag yung kamay, and yun nga, pawis-pawis. And unlike doon sa Jolly Music, from store nila, yun, nakastock lang yun, and yun nga, pag in-order mo, sa-setup nila. Unlike nung hindi siya yung naka-display dun sa mall na kung ano yung naka-display, iaabot sa'yo. So, marami silang stock nun. So, madami na yung nagtatanong sa akin kung pwede ba silang bumili sa online ng Jolly Music. So, pwedeng-pwede. So, nagwa-worried kasi yung iba na baka daw magasgasan or masira or baka ma-scam sila. So, no, pwedeng-pwede kayong bumili. So, lalagay ko lahat ng link ng official ng Facebook ng Jolly Music ng Lazada. So, kung wala kayong Lazada, pwede kayong bumili sa Shopee. And yun nga, pwede rin kayong bumili sa mga authorized reseller ng Jolly Music. And yun nga, take note guys, huwag kayong bibili sa mga Facebook group kasi nga, hindi nila sineset up yun. And yun nga, dun sa mall, magbibili ka, hindi yun nakaset up, and then gagastos ka pa ng pagpapaset up. So, yung gagastusin mo sa pagpapaset up, gastusin mo lang sa shipping fee. Diba? Mas mura pa yung shipping fee kaysa magpa-set up ka. Kasi sa acoustic, kung magpapaset up ka, usually papalitan yung bridge niya and dito yung nut. Kasi i-adjust yung height or kaya yung intonation niya dito sa may bridge. E yun nga, pwede mo din silang i-chat. So pag may tanong ka, pwede kayo mag-chat sa akin and pwede kayo magtanong sa Jolly Music. So magre-reply sila agad-agad sa inyo. And yun nga, huwag kayong mag-hesitate na magtanong sa kanila. Very entertaining. Ang babait ng mga nagtitinda sa kanila. And yun nga, pag ano, may mga suggestion kayo, mga tanong, kung may stock or what. Sige, dun lang. Lalagay ko yung link below. So yun lang, chat nyo sila. Don't worry. Magre-reply sila. Hindi sila like ng ibang seller na wala. May hangin, walang paramdam sila. So yun. So guys, ito yung review and demo ko ng Divisor LS570 na acoustic guitar. And guys, paki-like and follow yung Jolly Music na Facebook account. And para ma-update kayo dun sa mga guitar and future video ko. So guys, thank you for watching and please like and share my video. And abangan nyo pa yung mga review product ko soon. So thank you guys. As always, rock and roll guys.